Natuloy nga ang pagdinig ng Senado kaugnay ng mga issue laban kay DILG Undersecretary Rico Puno. Pero kinainis naman ni Senadora Miriam Defensor Santiago ang hindi pagdalo ng ilang miyembro ng gabinete na imbitado sa pagdinig. May report si Teresa Andrada. Natuloy man ang pagdinig, wala ni isa sa inimbitahang cabinet secretary ang dumalo, kaya duda ni Senadora Santiago. It appears to me that the President of the Philippines has ordered his cabinet not to attend this meeting or this hearing. Nakatanggap daw ang senadora ng sulat mula sa opisina ng Executive Secretary Pakito Ochoa. Kinikwestiyon ang pinatawag niyang pagdinig. Sabi ng palasyo, gusto naman nilang makipagtulungan. Kaya lang dapat malinaw kung ano ang itatanong sa mga inimbitahang cabinet member. Kung sino man ang abogadong nag-draft itong sulat na ito, dapat patalsikin ni Presidente Aquino dahil duling. Kasi sa ating saligang batas, merong provision tungkol sa inquiries in aid of legislation. Tanong ko kay Renato Reyes, ano yung tatanong kay Secretary Marrojas? Okay. Incoming si Secretary Marrojas, DILG incoming. Anong alam niya sa DILG? Right now, he's still occupying the OTC positions. That's the reason why we wanted to ask, ano ho ba ang scope na investigation? ES Ochoa, he's just acting OIC. Maging ang ilang senador, nauna nang nagpahayag ng agam-agam na baka raw mateknikal si Santiago sa gagawing pagdinig. Wala pa raw kasing inihain na resolusyon si Santiago at dalawang komite lang daw ang pwedeng magsagawa ng motu proprio investigation, ang Committee on Rules at Blue Ribbon. Pero balik ng senadora. What's not to like about me, ha? Huh? Bakit? Nakakahawa ba ako? Am I so repulsive that the hearing on an important public controversy should be transferred from me without any basis? Sayang lang pag-eskwela ko sa UP College of Law na pinapasagot ako ng mga gantong uri. At hindi nga nagpapigil si Santiago. Sa hearing kanina, isa sa mga tinanong niya ang tungkol sa pagiging malapit ni dating DILG Secretary Rico Puno sa Pangulo. May lima raw na kamag-anak si Puno na nasa gobyerno rin daw. Ang anak nitong si Ina Puno na nasa Bureau of Immigration. Ang kapatid na si Patrick Puno na inappoint noong 2010 sa PAGCOR bilang Assistant Vice President for Logistics and General Services Department pero nag-resign na raw. Ang pinsa na si Adolfo Escalona na Executive Director ng Road Board. Pati na ang mga pamangkin na sina Marco Puno na Assistant Secretary sa Presidential Legislative Liaison Office sa Malacanang at Maria Angela Escalona na nasa sub-agency ng Department of Finance. A nephew of Rico Puno named Marco Puno Santiago was appointed as ASEC at the PLLO. Is that correct? Yes, Your Honor. Dami ng puno Kaya kailangan talaga siguro ang RH bill. Tinanong din si Puno tungkol sa Luneta hostage taking noong 2010. Sa investigasyon kasi ni DOJ Secretary Laila De Lima, kasama si Puno na inirekomendang sampahan ang kaso pero nang reviewin ni Ochoa, inalis si Puno sa mga dapat kasuhan. Bakit? Galit ba si Secretary De Lima sa iyo? Hindi ko po alam. Mahal ka ba ni Secretary Ochoa? Hindi ko rin po alam. Magkagalit ba itong dalawang ito? I have no idea. Hoy, ninyo bonito ka ni Ochoa, ha? Si Ochoa ay kilalang kasama sa umano'y paksyon na Summer Group kung saan din pinaniniwala ang alyado si Puno. Ang isa pang sinasabing paksyon sa Aquino administration ay ang Balay Group naman ni Secretary Marrojas. Tinanong din ni Santiago si Puno kung totoo ang nakuha niyang anonymous letter kung saan sinasabing may mga sinasabi si Puno na hindi maganda sa mag-asawang Santiago. Itinanggi ito ni Puno. Itinanggi rin ni Puno ang sinasabing balak daw niyang tanggalin sa Bureau of Customs ang pinsan ni Santiago na si Horacio Swansing Jr. Teresa Andrada, GMA News.